Morning. Today is October 12, 2022 and today is Wednesday. So wala akong pasok ngayon sa work. So ang ginawa ko ngayon, nagprepare ako ng papers para sa visa application. May humingi ng tulong sa akin. Yung isang ate dito. Eh, hindi siya marunong. Kaya, tinulungan natin. Kasi gusto niyang mag-invite ng kapatid niya papunta dito sa Japan, nasa Pilipinas. So, kaya, nag-print ako ng mga kakailanganin niya, mga papers. Tapos isi-send ko sa kanya. So, nasa ano yata siya eh, nasa saan ba 'yun? Sa address niya. Saan yung address niya, ate? Nasa Nagoya. Nasa Nagoya pala siya. So, ipapadala ko to sa kanya. Ayan. Visa application form to enter Japan. Tapos yung mga papers. Kasi hindi siya marunong magkuti-kuti sa computer. Maghanap-hanap, mag-search, kaya I lend my hand to help her. So, yung may papers kasi dito na galing sa Japan, tapos isi-send mo doon sa Pilipinas. So, yung kailangan dito, letter of guarantee, yung sa guarantor, and then letter of invitation, tapos my written pledge may written pledge pa. And then, list of visa application. A list of visa applicants. Kung marami sila, kailangan isulat. Tapos, details of company and organization. Yung pinag-trabahuan mo. And then, travel itinerary. So, kailangan yan. So, and then, yung iba pang kailangan, yung dito sa Japan. Wait lang. Tignan natin ha. Yung certificate of residence, yung Jumin-yo. Yung with description of his and her family relationship with all family members. So, when the guarantor is a foreign national, submit a photocopy of the both sides of the valid residence card, a certificate of residence with full details except for individual number. My number and resident record code. And then, please submit the following documents if the guarantor pays in Japan who a part or all of the travel expenses.
So, letter of guarantee. And then, more than one of the following documents pertaining to the guarantor. And then, the latest certificate of income taxation issued by the head of administration of the place of residence, or a certificate of tax payment issued by the director of the tax office. So, kailangan yung tax certificate of tax payment ng nung mag-guarantor. And then, a copy of the counterfoil of final tax return with the seal of reception of the tax office. And then, a certificate of deposit balance. So, kailangan yung bank statement. A certificate of deposit balance. So, bank statement. Yan yung requirements for visiting relatives. So pag natapos yung kung i-provide ng nung mag-guarantor yung mag-i-invite, ipapadala niya sa Pinas yung mga requirements, kasi yun yung kasama doon sa ipapasa doon sa embassy. Ay, hindi pala, sa embassy, sa mga travel agency na connected, ano bang tawag nun? Yung allowed, yung mga travel agency, kasi hindi pala pwedeng mag-direct sa Japan Embassy sa Pilipinas. So, through travel agency. And then, yung dapat i-provide ng visa applicant, yung valid passport, visa application form, and then one photo, passport size, birth certificate. So, yung birth certificate nung applicant, and then birth certificate nung nag-invite sa kanya para makita kung anong relationship, para makita. Kung ano naman, kung may, di ba, nag-asawa na yung nag-invite, tapos yung in-invite, may asawa din, kailangan ng marriage certificate din. Both side. Para makita yung relationship ng bawat isa. Yan, marriage certificate if married. So, proof of sufficient funds to defray all the expenses while in Japan. Pero pag kapag may guarantor ka, no need na yung nung sa bank statement. And certificate nga, issued by public. Yes. I think hindi na kailangan to. Kapag may guarantor ka. So, yan yung yan yung dapat i-prepare. Kaya, nag-print ako ng nag-prepare ako ng English version, tapos yung Japanese version, tapos yung nag-print na rin ako ng visa application form para pilapan na rin ni ate at ipadala niya sa kapatid para hindi na mahirapan yung kapatid niya. So, pipilapan na lang niya. So, yun. Hindi kasi
Di kasi palagi nag-online yung si ate. Yun ang humingi ng tulong. Kaya, yan. Prepared ko na lang. Para ano. Para hindi siya mahirapan. So, yun lang may share ko, guys. So, thank you so much. God bless you all.